Gusto ko lang sabihin sa inyo na iwasan nyo na yung pagbibabe sa lahat na nagbibabe dyan. Please lang, iwasan nyo na. Tignan nyo yung sitwasyon ko ngayon. Kaya kung ako sa inyo, tigilan nyo na. Maitaitila ng unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa vape. Ang atake niya sa puso ay inuugnay sa araw-araw daw na paggamit ng e-cigarette. So recently po ay napabalita na merong isang 22 years old na lalaki, Pilipino, ang namatay. And nire-relate nila yung pagkamatay nito dahil daw sa araw-araw niyang pag-vape. So actually binarita to sa TV5, Frontline Pilipinas. Panoorin natin yung video. Maitaitila ng unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa vape. Ang atake niya sa puso ay inuugnay sa araw-araw daw na paggamit ng e-cigarette. Nasa Frontline na balitang yan si Reynald Pawin. Lalaki, 22 years old, hindi umiinom ng alak, hindi nagdodroga. Pero siya ang unang naitalang kasong namatay dahil sa araw-araw na pagbe-vape sa loob ng 2 taon. 2 years, everyday nagbe-vape. Kapag ganun po kasi katagal, and talagang hindi natin maiwasan na magkaroon na ng epekto sa iba't ibang organs, sa katawan, sa puso, sa baga, of course, pati sa balat, may mga effects po yan. Actually, meron pong study yan, recent study lang this year, na-publish to noong April 17, 2024. And I would like to recognize the authors, si Margarita Isabel Fernandez, Margaret Francine Co., and the rest of the authors. Yung 22 years old na lalaki, walang ibang bisyo, walang ibang sakit, walang maintenance, dinala sa ospital na merong chest pain, sumasakit yung puso, and nalaman dun sa ospital na nabarahan yung 2 ugat niya na papunta sa puso. Remember, ito ang tinatawag nating heart attack. And yung heart attack nangyayari yan kadalasan sa mga meron ng edad, sa mga merong diabetes, at sa mga merong high blood. Pero siya, 22 years old, batang-bata, walang ibang maintenance na gamot. And nire-relate nga nila kasi araw-araw daw siyang nagbe-vape for 2 years. Sabi rin dito sa study na dinala siya sa ER after niya magkaroon ng sports activity. So, di ko lang, baka nagbabasketball and may kasamang hirap sa paghinga. Tapos pinagpapawisan and may mga masakit na kasukasuan, yung myalgia. Tapos 1 week before that, meron daw siyang productive cough. Inuubo siya na may plema. Merong hemoptysis. May kasamang pagdurugo yung ubo niya. May lagnat at pagsusuka. So, mga sintomas po yan ng pneumonia. So, ito yung specific na coronary angiogram ng pasyente. Pag sinabi natin coronary angiogram, isang uri po yan ng x-ray na kung saan makikita natin kung anong parte ng puso or ugat sa puso yung may bara. So, ito, dito, binilugan nila, yan yung may bara. Yan, tsaka to. May bara daw sa mga yan. So, syempre, kung barado yung ugat papunta sa puso ng pasyente, hindi magpa-function yung puso niya. Mamamatay yung parte ng puso na yon na walang blood flow. So, doon siya magkakaroon ng heart attack. And doon na nga siya namatay. 6 hours after daw nung procedure, nung angiogram, after nung x-ray, nag-develop siya ng hypotension. Sobrang bumagsak yung BP niya. 80 over 60 yung BP. So, sobrang baba po nun, ha? Pag ganun po, parang alarming na kasi hindi po yung normal na BP ng isang tao. And in x-ray siya, di ba, meron siyang pneumonia kasi nakakaramdam siya ng ubo na may plema, fever. And nakita sa x-ray na meron siyang mga tinatawag nating consolidation. Pag sinabing consolidation, namumuo-muo or nagka-clump or tumitigas yung mga parte ng baga niya. Yung baga po kasi natin parang sponge yan, eh. Panghugas ng plato. Dapat pag pinisa mo, dapat babalik siya sa dati. Pagka liit, dapat lalaki ulit. Nag-expand para pumasok yung hangin. Ngayon sa consolidation, tumitigas. Imagine niyo yung sponge. Ilagyan niyo ng semento, tapos pinatuyo niyo yung semento. Yung sponge, ang tigas na nun. Hindi siya makakapag-ipon ng hangin para makahinga yung pasyente. So, ganun yung nangyari sa baga niya. So, ito yung specific na CT scan or mas malinaw na uri ng imaging sa pasyente. So, kung makikita natin itong mga puti-puti, yan po yung mga areas na merong consolidation or pagtigas ng baga ng pasyente. Nangyayari po yan sa mga pasyenteng nagve-vape. Ito yung tinatawag natin e-valley or e-cigarette or vaping associated lung injury. Kapag nagve-vape ang pasyente, humihina yung baga, nagiging prone, magkaroon ng mga pneumonia, and minsan yung mga pneumonia nila severe, nagkakaroon ng mga gantong pagtigas-tigas. Mga plema po kasi yan, mga tubig sa baga. Kapag sobrang daming plema, hindi mailabas ng pasyente, tumitigas sila. So, namumuo, nahihirapan sila huminga. Actually, sabi dun sa case ng study natin, hindi nila inisip agad na dahil sa pagbe-vape. Kasi usually naman, pag pneumonia, dahil yan sa infection. Yun yung isipin namin mga doktor. So, nag-undergo sila ng panel or in-examine yung dugo ng pasyente. Tiningnan nila kung baka mayroong mga bacteria na pwede mag-cause ng pneumonia niya. Pero, however, after lumabas ng mga blood results, ng mga examination sa pasyente, wala. Walang bacteria ang nakita. Walang source of infection ang nakita. Then, on the 3rd day, pangatlong araw niya sa ospital, nag-expire. Ibig sabihin, pumanaw na yung pasyente. Hindi na niya kinaya yung pagbagsak ng BP, yung pagbabara sa ugat sa puso, tsaka yung worsening or grabbing
pneumonia. Itong vaping po kasi mas bago to. Kumbaga mas bago to na introduce sa mundo bukod sa kumpara sa smoking. So yung mga studies na nagagawa dito sa vape ng mga posibleng sakit eh onti pa lang bukod sa e-vali, bukod dito sa mga posibleng komplikasyon sa heart. Pero hindi natin masasabi 100% na safe to kumpara sa smoking. Parehas yan harmful eh. Parehas yan may pros, parehas yan may cons. Kung ikaw ay dati ka nag-smoke and nag-shift ka to vaping, I think sa akin, sa sarili ko, opinion ko, okay lang yun. Kasi kung ginagawa mong way yun para completely ma-stop yung pag-smoking mo, yung pagbibisyo mo, okay lang yun. Ang ayoko lang talaga is yung mga kabataan. Yung mga bata na, kumbaga, eh, lagi kasi nila nakikita sa social media, ang daming advertisement na naiinganyo sa paggamit ng vape na hindi naman sila nag-iossi to start with. And itong mga bata kasi na to, yung kanilang pag-iisip, syempre yung decision-making skills nila, eh, hindi pa ganun ka-mature. And remember, may mga vape na nagko-contain ng nicotine. Meron din namang wala. Pero yung mga merong nicotine, of course, ito yung parang addicting component ng vape na pag natikman ng mga batang to, mas prone sila, mas susceptible sila na magkaroon ng addiction. Doc, ano yung mga epekto nito? Yung specific na epekto nito sa katawan kapag nagbe-vape tayo. Unahin natin yung sa puso. According dito sa study, of course, nabarahan yung ugat sa puso. Nangyayari daw yun dahil sa pamamaga. Of course, merong mga chemicals eh, na halo yung vape. Yung juice, of course, yung nicotine. Kung nicotine-free naman, yung mga ibang chemicals, mga arsenic, mga ganun, di ko kabisado lahat ng chemicals. Pero of course, meron silang mga chemicals dyan na hinahalo na kung saan nag-i-induce ng pamamaga sa dalu ng dugo natin or sa mga ugat sa puso. And dahil daw doon, nagkaroon ng pagkapal ng mga ugat, tumigas, tapos sumikip yung daluyan, nabarahan ng husto, and nagkaroon ng heart attack yung pasyente. So isa yon. Pwede rin tumakapekto sa puso sa pamamagitan ng pag-increase ng heart rate. Mabilis tumibok yung puso mo kahit hindi ka nag-exercise, so hindi rin normal yon. Pwede rin tumaas yung BP kasi yung nicotine nakaka-increase po yan ng sympathetic activity sa katawan. Pag sinabi natin sympathetic, yan yung nagpapahyper ng katawan natin. Nararamdaman natin ang pag nag-exercise or pag kinakabahan tayo. So kapag yung nicotine nalanghap natin and pumasok sa sistema natin, yun yung side effect niya. Tumataas yung BP, tumataas yung heart rate. And kapag mas mataas sa baseline or mas mataas sa normal yung BP tsaka heart rate mo, hindi po yun maganda sa puso. Imagine mo yung puso mo tsaka yung mga ugat mo sa katawan laging in a race or laging feeling nag-exercise kahit naka-relax ka lang, kahit natutulog ka lang na ganyan. Yung heart rate mo sobrang taas, yung BP mo sobrang taas. So 24/7 silang ganun. Imagine ninyo yung pagod and yung stress na nadudulot sa puso ng mga taong nagbe-vape. Next, sa baga. So nasabi na natin yung e-vali, di ba? Yan yung proven na sakit na pwede natin makuha sa vape. Ngayon, kumpara sa smoking, itong pag-vape, for now, wala pa silang ma-relate na cancer na dahil sa pag-vape. Itong smoking, talagang proven na yan na magkukos ng lung cancer. Pero itong vape, for now, wala pa silang mapatunayan na nag-cause ng cancer sa mga pasyente. Meron lang yung mga severe pneumonia, yung mga e-vali, yung mga ganun. Sa oral health naman, pwede nito mag-cause ng mga gingivitis, pamamaga ng gums, mga cavities, yung mga dilaw-dilaw, tsaka mga dumi-dumi sa ngipin, tsaka mga bacterial infection. So, as a doctor, ang goal ko talaga is to promote health and iwasan yung kahit anong bisyo. Pero of course, as consumers, as patients, as mamamayan ng Pilipinas, meron kayong mga kanya-kanyang right. Kung gusto nyo talaga mag-vape, wala akong magagawa dyan. Karapatan nyo yan. Kung gusto nyo mag-vape kahit hindi kayo nag-iossi or dati kayo nag-iossi, gusto nyo mag-switch sa vape, okay lang yan. Karapatan nyo po yan, katawan nyo yan. So ito na lang po yung mga tips na may bibigay ko kung kayo ay nag-vape. Para kahit papano, eh ma-lesson. Kahit kakarampot na pagbabawas lang sa risk ng iba't ibang sakit, ito yung mga gawin nyo. First, keep hydrated. Lagi po kayong iinom ng tubig. Kasi pag nagbe-vape tayo, pag hinihit natin yan, nakakatuyo ng lalamunan and nakakatuyo ng katawan natin. And kapag mas tuyo po yung lalamunan, mas mabilis ang mamaga, mas mabilis dapuan ng mga infection. So, dapat po mas madalas kayong uminom ng tubig. Pangalawa, lagi nyo po check yung batteries. Okay, yung connections. Of course, device yan, electronic yan. Check nyo kung naka-charge ba, kung baka ma-overcharge minsan. Kasi yung mga ibang cases and lalo na yung mga cheap na products, pumuputok po yan. Pangatlo, panatiliin and maintain maigi, linisin maigi yung mga devices nyo, yung mga ginagamit yung vape. Kasi kapag hits kayo ng hits, araw-araw, tapos hindi nyo nililinis, eh talagang dudumi na nga yung device nyo, dudumi palalo yung baga nyo. Kasi nagbibuild up po dyan yung mga chemicals, yung mga germs, mas doble yung risk. And, of course, last tip, kung pwede nyo na itigil nyo na. Mas maganda pa rin yung walang bisyo at all kesa yung meron tayong bisyo. Kung meron kayo tanong, comment down below. Kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.